Stephen Curry, mga idol, nakabawi nga dito kay Grant Williams matapos nga ng kanyang mga komento at dinamay pa ang team ng Boston Celtics. Una nga, ito ang sinabi ni Stephen Curry. I'm your host, Stephen Curry, proud husband of Aisha Curry, proud son of Del Curry, proud daddy of the Boston Celtics. At matapos nga siguro mapanood na ito ni Steph na sinabi ni Grant Williams na kaya lang daw nanalo ang team ng Golden State Warriors ng championship ay sila ay disciplined team. Pero mas better nga daw ang team ng Celtics. Ito ang pinost ni Stephen Curry sa kanyang Instagram story. A very disciplined cut, mga idol, pagpapatukoy dito nga sa sinabi ni Grant Williams. At hindi pa dyan natapos si Steph, mga idol, dahil nag-host nga rin siya ng ESPYs Awards at inasar niya pa nga itong si Grant Williams. Speaking of the Celtics, Grant Williams, I see you in the building. It's great to see you again, my man. Hey, I know you like this color. I'll let you borrow it after I'm done. But I might even let you wear a ring. So hindi nga pinalagpas ni Stephen Curry, mga idol, ang pagkakataon na makabawi nga siya dito sa Celtics, lalo na kay Grant Williams. At ayun, hindi lang isang beses, tatlong beses pa nga. Kaya nga, mga idol, tama yung sinabi ni Stephen Curry tungkol sa kanyang sarili na siya nga daw ay petty king. At pag-usapan na rin natin, mga idol, sa ating next balita ang sinabi ni JJ Redick patungkol nga dito sa Detroit Pistons dahil excited nga daw siya sa kanilang young core. Obviously daw nandyan si Cade Cunningham, pero ito nga daw si Sadiq Bey, pati na rin ni Jaden Ivey, look great nga daw in Summer League. At big fan nga rin daw siya ni Isaiah Stewart. At sa tingin niya nga daw in 2 to 3 years, magiging one of the best teams ang team ng Detroit Pistons. Well, mga idol, kung titingnan natin ang kanilang potensyal, meron talaga silang kakayanan na gawin niyang sinasabi ni Redick, one of the best teams sa East. Flying under the radar nga kasi, mga idol, sila itong buong team ng Pistons. Parang hindi masyadong napapansin dahil rebuilding mode pa sila hanggang ngayon. Pero nga, mga idol, may namumuuna nga dito sa team ng Pistons. Hindi yan sama ng panahon, mga idol, kung hindi namumuo na magandang future para nga dito sa team ng Pistons. Pero mga idol, only time will tell kung magkakatotoo ba ang sinabi ni JJ Redick. At pag-usapan nga rin natin, mga idol, ang early prediction neto ni Kendrick Perkins patungkol nga sa Lakers superstar na si Anthony Davis. Kapag healthy nga daw, mga idol, easily top 5, top 3 itong si AD. At actually nga daw, siya ang pinipili niyang manalo ng MVP award next season. Dahil nga daw, mga idol, naririnig ni Anthony Davis ang lahat ng mga pang-aasar, ng mga pagdududa nga daw patungkol sa kanya. At sobrang naghahanda na nga daw siya ngayong offseason. Kitang-kita nga din daw natin na nasa phenomenal shape na at nung si AD. Tapos dagdagan pa nga daw ng kanilang bagong coach, mga idol, na si Coach Darvin Ham, na experience nga pagdating nga sa mga big men, at si Rashid Wallace, mga idol, na former big man himself na kanilang assistant coach, ay expected ni Kendrick Perkins na si Anthony Davis ay manalo ng 2023 MVP award. Well, mga idol, to back up yung sinasabi ni Kendrick Perkins, nung last healthy season nga neto ni AD, kung saan nag-miss lamang siya ng 9 games, ay nag-average nga siya ng 26.1 points per game, 9.3 rebounds and 2.3 blocks per game, MVP at Defensive Player of the Year candidate, All-Star din siya dyan, mga idol, First Team All-NBA, First Team All-Defense, and NBA Champion. Yan, mga idol, ang pinroduce ni AD nung last time nga na maging healthy siya. At kung magiging healthy siya, mga idol, this upcoming season, ay baka magkatotoo nga ang sinabi at prediksyon ni Perkins na si AD ay manalo ng MVP. Kayo ba, mga idol, ay sumasang-ayon dito or hindi? Komento nyo lamang yan sa ating comment section. At yan na lamang din muna para sa ating mga balitang NBA ngayon. Maraming ang salamat sa inyong panonood. Huwag na rin kalimutan na mag-like and subscribe. Bye!